Kwentong Bayani. Kwentong Bayani. Magandang umaga po ng Sabado sa inyong lahat. And this is the last Saturday for the month of January. Dahil papasok na ang February next week po yan. At syempre dahil huling Sabado ngayon, kasama po ninyo Radyo Man, Jenny Pahilaga. Ang programang ito atin sa inyo ng RMN at ng BCYF. At syempre, ang aking partner, Jojo Armenta. Partner, good morning! Good morning! Magandang umaga po ng Sabado sa inyong lahat ngayong huling Sabado ng January. Good morning, partner. Grabe, partner. Hindi ko kinakaya. Parang kagigising ko lang. Oo nga na, Saturday na naman ng January, ano? And, napakalamig ng panahon. Malamig ba dyan? Malamig dito. Grabe, partner. Minsan nga, parang gusto ko nilang magwisik ng ano eh, ng tubig pagka sa madaling araw. Grabe. Totoo. Lalo ka Batangas, yes. No? Batangas, partner. Yes, oo. Malamig dito, especially kapag pahapon. Kahit mga 3 o'clock, supposedly, medyo mainit pa dapat yun, wow. Di ba? Wow. Sabi nga, malamig dito. Sabi nga nila, papatay mo muna yung aircon, Lord. Di ba? Yes, oo. Grabe, grabe. Pero I love this weather. This is my most talagang paboritong weather, partner, para alam mo lang. January, it's February. It's not raining, yes. Pero ano, malamig, not chill. And when you look up in the sky, in the heaven, wow, bilog na bilog yung buwan. Grabe yung bilog. Yeah, yung liwanag. Hanggang February daw, no, ganito yung weather. And when you look up in the sky, as in sa heaven, at makita mo yung bilog na buwan, parang gusto mong humiling ng prayer kay Lord. Ang ganda, partner, ng yes, liwanag. Yes, tama. Lalo pagpahapon yung color pink. Correct. Color very pink na, ano, na sunset, no? But today, partner, since last Saturday, alam ko memorable ating last Saturday ngayon dahil, partner? Yes, because we are, well, I think last year ginagawa na rin naman natin ito, no, every end of the month, if we don't have guests, we do a recap of what we talk about for the past Saturdays that we had. Yes. So, pinag-uusapan pa rin natin ang social innovation dahil na in preparation for the Philippine Innovation Month ng February ng BCYF. Talaga naman napaka lapit na niyan, partner. Yes, oo. At saka parang napagkaalaman na parang on January 30, magkakaroon ng recognition for recipients of Search for Hometown Heroes. Commemoration. Oo, wait pa, let me check it. Pero yung Search for Hometown Heroes, merong tayong bibigyan na tatlong recipient na recommendation recipient sa Search for Hometown Heroes, special commendation recipient for Search for Hometown Heroes naman on January 30. Wow, galing. Excited na tayo dyan. But while we're waiting for our guest, ano, partner, nandiyan na ba? Wala pa. Habang naantay natin, partner, sige. So this is part pa rin of our innovation. Tuloy-tuloy pa rin to, partner, no, yung ating paghahanap. Yes, oo. So we are still searching for nominees. Mm-mm. We're accepting nominees for the Innovation Award, BCYF Innovation Awards. Lagi naman po yung every February, month ng February. So kung kayo po ay isang innovator, social innovator in your field, mapa health, education, arts, culture, welfare, no, in the government, pwede po kayong maging nominee o pwede po kayong mag-nominate ng pwedeng maging manalo ng BCYF Innovation Award for 2024. Wow, excited tayo dyan. Ano ba yung sige, partner, go ahead. So ikaw ba, partner, pag narinig mo yung social innovation, ano bang pumapasok sa isip mo? Well, from the word itself, innovation, gusto natin yung pagbabago sa mga nangyayari sa ating kapaligiran. Ano ba yung mga mas gusto nating makita pa na sa henerasyon natin ngayon at sa susunod pa na pagbabago, di ba? Makabago, ika nga. Like, partner, ngayon, although ito, on the part of the transportation, ano, di ba? Yung consolidation, makabago na, innovation na rin, di ba, partner? Yung ating mga PUVs, mga makabagong sasakyan na jeep. Yes, oo, yung sa jeepney, no? Partner. That's innovation, oo. Yeah. At napag-alaman ko na, when I'm reading more about social innovation, partner,
Tama ka, no? It's new way of doing things. Mm-hmm. So, yung makabagong paraan at makabagong paraan at unusual na way of providing solution to problems. Ah, okay. Yun ang ibig sabihin ng social innovation. So, it's breaking away from the usual solution. Uh-huh. So, kaya nga sa innovative, dapat, no, innovation. Mm-mm. So, the more na complex yung problem, uh-huh, the more na dapat mas maging innovative yung mga tao to make solutions for those problems. Like, for example, partner, pwede natin bigyan yung mga nanonood sa atin. By the way, partner, live tayo sa YouTube, sa TikTok, live po kami sa Facebook, sa Twitter. Partner, i-type lang nila ang DZXL News sa BCYF din po, Kwentong Bayani. Yes, partner, please, yes, continue. Oo. Well, one very, very good example is Facebook. Nagsimula, okay. Diba, nagsimula ang kwento na lagi siyang busted, no? The innovator of actually the one who started Facebook, lagi siyang hindi makakuha ng mga girls, no? Lagi siyang busted, heartbroken, and then he thought of a way to connect with people. Uh-huh. And that's why Facebook happened. Okay. And it started to like adding friends, uh-huh, you know, messaging friends, connecting with people. Nag-start ang Facebook sa ganon, connecting people, networking. Uh-huh. That's why it's social networking, di ba? But then, dahil nga innovative ang tao, mm-hmm, innovative ang mga, you know, ang mga tao na mag-create ng more solutions to problems, nagkaroon na ng ang Facebook ng community groups to sell your products, di ba? Nagkaroon na ng mga ads to promote businesses and services. Look for a partner in life, o di ba? Partner, yes, oo, kasama na rin. Naging dating app na din. Exactly. Oo. Oh, oh. Diba? Maraming nakatagpo ng love life. No? Ganorns. Oo. Oh, oh. One best example is really that social networking, actually, all social networking sites is a very innovative product, uh-huh, no, na we can say social innovation. Uh-huh. Talagang pagbabago, di ba? At maganda ang naging epekto nito, partner. Like nung pandemic, yan ang naging daan natin eh. Di ba? Para makapag-communicate. Yun. Correct. And ngayon nga, partner, nagugulat na lang din ako kasi ang TikTok and Instagram, nagiging e-commerce platform na sila. Meaning, may exactly TikTok shop. Tama. May Instagram. May, pwede ka nang bumili sa Instagram. Mm-hmm. Diretsong delivery. Sa TikTok? You know, oo. So, grabe, parang everybody, pag tanong ko, saan ka sa movie, binili yan. Uh-oh. Sa TikTok shop. Alam mo yun, parang they're really creating new ways to, para mas mapadali ang buhay ng tao. Oo. To make life easier. So, yan yung mga sinasabi natin na innovations ng generation na to, sa mga Generation Z, mm-hmm, generation ng millennial. Oo. So, yeah. But the effect itself, partner, napakaganda, di ba? Nagkaroon, yes, ng pagbabago. Oo. Pero of course, lahat naman ng bagay may advantage at disadvantage. Tama, partner. Tama. Oo. So, kung merong advantage na mas napadali ang buhay, ng meron tao, namang disadvantage na ang mga tao keep on just relying on this technology. Uh-huh. Di ba? Na nagiging lazy na sometimes, you, uh-huh, know? Spending too much browsing. Uh-oh. Browsing and surfing. So, may mga disadvantages din talaga. Grabe. Yung parang hindi ka na tumatayo, gusto mo nang matulog, may gagawin ka, hindi mo na nagagawa. Di ba? Kasi everybody nakatutok na, di ba, partner? Yes. And ano, the statistics say na ang mga tao talaga spend more than 4 hours a day in social media. Sobra, so, pa nga, partner, di ba? Pag-ising sa umaga, pag-break, yeah, time. Oo. Pero napakarami naman talagang advantages ng social media. Kasi, lalo naman. It helps us to express, mm-hmm, our whatever we want to say, di ba? Uh-huh. And like promote. Yeah.
And like what I said, partner, talaga nung pandemic, wow, napapasank you Lord ka because of this innovation, di ba? Yes. Kung wala yun, partner, paano tayo? Correct, correct. It's it's one way of, nakatulong talaga siya to connect with your loved ones. Exactly. No? So for this morning, partner, we're waiting for our guests. Sino ba yung mga magiging kasama natin? Just to give us some background lang, ating mga nakikinig at nanonood. Actually, we're supposed to have our guest this morning. He's from military, actually. Uh-oh. And he's also a filmmaker, a leader, part of the combat. But suddenly, it happens meron silang operation today. So, hindi natin siya makakasama this morning. Hindi siya makakasama. Okay. So, we have our, siguro in the coming episode natin, partner. Yeah, we can invite him again. Yun nga, nasad nga ako kasi he's also young. Uh-huh. You know, like us, partner. Yes, alam mo yan. And I want to know and see kasi the perspective of someone who is in the military. Uh-huh. How we can integrate it to social innovation. But anyway, we can still invite him naman. So we'll just do, you know, we'll just schedule, sana mag-fit yung schedule natin with him. Marami pa namang marami pa namang pagkakataon, partner. Mm-hmm. Correct. So, sabi ko nga, there's still a lot of episodes coming. January pa lang naman, no? We can still invite him to share his story. Please, diba? Importante yon. So, ang ating magiging guest na lang for this morning, partner, we're waiting for... We're supposed to have that particular person from the military. But so we're just gonna do a recap of our past episode. Pero and talk about nakita ko kanina yung yung video ni Sir Sana. Yeah, no? we can show it, no? We can show it. Pwede sana siya yung guest natin. Okay. Oo, makakuha din tayo ng a glimpse of what he does. Okay, so ikaw partner ang magbahagi yan. Ibibigay ng ating napakagandang kasama sa digital team. Yan. Ayan. So kung ready na, I think I send it na naman. Yeah. So, sige. They can show it na. So parang maganda kasi ako nakarelate din ako sa kanya kasi he's very active in arts. Uh-huh. At the same time, leader din siya. He's a popular, kind of known personality na rin, partner. Uh-huh. Pero hindi natin ilalahad lahat kasi medyo pa surprise, di ba? Pero ito lang yung ano niya, yung ginagawa. So he's in the military now, but he's also a filmmaker. Yeah, sige. Teka, tingnan natin. Don, can we play it? Ay, ambala si Sir. Ay, andan na si Kuya Rod pala. Good morning po. Okay, so pag ready na, ayun. So dapat nga, partner, no? Pero abangan nyo po kasi sa susunod pa naming mga pagtatanghal po at programa, makakasama pa rin natin. So bahagi pa rin ito, partner, na ating pinag-uusapan about innovation pa rin, no? Oo, yeah. Mm-hmm. So yun nga yung parang gusto kong i-share niya, na parang how do you guys do social innovation? Or what do you guys do in the military na related to social innovation, or his personal story, his journey as someone who is a volunteer, who's been part of Okay na, partner, ito bago mo ituloy, ready na sabi na ating kasama po. Sige, so play na natin, partner. Ayan, panoorin natin. Okay, ayan, para makita po natin sa mga nanonood at nakikinig. Okay, yan, partner, so ito. Yun. So habang eto si scholar. Special yun pala si Sir. So ito yung mga ginagawa niya, partner. Yes, tumutulong of course sa mga Marawi Seeds. Ayun, alam ko na awardan siya for the Marawi Seeds. Yun. Okay, may mga trainings. Ayan, combat course. Ayan. Ah, ito yung mga training nila, partner, no? Ayun, si Sir. Okay. Yan, thank you so much po. Ayun.
Yeah, thank you, Sir Rod. Thank you po, Sir Rod. Ayan. And abangan natin dahil po sa mga susunod nating episode, makasama naman natin siya, no? Yes, partner. So we'll invite him again. Sana nga mag-fit in schedule. But next week, partner, kasi ay invite natin yung tatlong recipient ng special commendation ng Search for Hometown Hero. So abangan nyo rin po yan. Okay. So ito. But for this time, for this morning, partner, innovation. Ayan. So pinag-uusapan nga natin kanina, ang dami, ano, na sabi natin eh, pag pinag-usapan natin for the, ito muna partner, ating 6th BCYF Innovation. Ito. Yeah, 2024. Okay. And po, if you are, yeah, recognizing innovation in government services, small and medium enterprises, education, technology, industry, and health. Yan, nabanggit ko po kanina, pwede po kayong maging nominee or pwede po kayong mag-nominate. At, dan, the cash prize. Ayun, yes. Tumataginting na. 1 million pesos. Na, ano po, alam mo, partner, napakalaking tulong yan kapag may project ka, ha? 1 million, may fund ka ng 1 million. Malaking tulong na yan for to expand your project or program. No, malaking tulong na fund yan for, ano, for your program. So, nawa, we can get a lot of entries for this year, deserving na ma-recognize para naman mag-duplicate or mag-multiply yung mga innovator ng ating bansa. Okay. Alam mo, meron ako naalala na nanalo sa atin yung sa Kawayan, tanda mo yon, partner, na doon kami noon nila Ma'am Erika, siya yung kasama natin nag-champion. Yung napanalunan niya, ganyan din ang gagawin, partner, para mapalawak yung kanyang programa. Doon sa kanya. Ito ba, Kawayan, you mean bamboo? Yeah, yung mga toothbrush na, di ba, si Sir? Oh. Ganyan din, pag napanalunan niya. Nagagamit nila. And ano ah, hindi lang actually the cash prize ang makapanalunan niya dito. Network with people. So, mas lalawak ang network niyo, mas marami kayong makikilala ang mga kapwa niyo social innovators who also do a very very good projects and programs to different communities. So ako, for me, ano yon, mas mahigit yon sa perang mapapanalunan mo. Talaga, diba? Kasi yung the networks, tsaka hindi, partner, yung ikaw ay mapili at ikaw ay parangalan. Ako, napakasarap ng pakiramdam noon, di ba? No, we're not, yung nga yung nagrano naman sinasabi eh, we're not really, all of them are not aiming naman to be recognized talaga. Ginagawa nila yun because they have the passion and heart to help. Pero of course, para maging channel of multiplication nga, ang BCYF ginagawa, we recognize these people. Para malaman ng ibang tao na, oh, may ganito palang proyekto na ginagawa sa ganitong lugar, di ba, sa Davao, ng Buanga, I don't know, Cebu. So, para ma-inspire ibang tao na magpatuloy at maging matatag sa paggagawa ng mga proyektong nakakatulong sa komunidad. Oo, yung maging inspirasyon ka lang sa kwento mong bayani, di ba? Kung paano mo ito sinimulan, ano pang mga pangarap mo sa susunod, ano pang mga dapat mong gawin. At yung mga taong nandun mismo sa advokasya mo, sa nais mo, wow, napakalaking ano noon, partner, inspirasyon noon. Kaya nga dito sa ating programa, sa kwentong bayani, pag narinig natin yan, nako, ang ganda, magandang inspirasyon to sa mga gusto rin na sundan, ano, yung hakbang ng mga nagiging guest natin dito sa kwentong bayani. Oo, nakakatuwa din, partner, kasi may mga taong nagme-message sa akin na yung mga past natin na guest, no, na hindi man super, parang kumbaga, napakalaki na ng reach ng viewers or listeners natin. Pero they're very happy to share their story as a modern hero. No? Nare-recognize sila bilang isang bayani. Kasi, well, hindi araw-araw, you're being knowledge of what you're doing. And I think that's our purpose, no, in Kwentong Bayani, that we're able to comment and recognize and give praise to these people who deserve to get recognition. Tama yun, partner. Napakaganda niyan. Kasi lalo to, iba't iba yung ating, like ngayon, 6th BCYF Innovation for this month, no?
maganda yan. Para nainganyo sila kung sino may mga gusto nilang inominate no, sa BCYF. Sige po, inyo pong bigyan ng pagkilala. Yun ang, kasi minsan tayo, mga ginagawa natin, eh, kailangan ng ano yan, partner eh. Mapaabot din sa ating mga kababayan. Ano nga ba? Diba yung kwentong bayani na gusto mong mapalaganap? Like noon Saturday, gustong-gusto ko dun sa ating pinag-usapan sa Edoxine, diba, sa director. Yeah. Na first time ko ha, narinig dito sa ating programang kwentong bayani, yung sa mga mute and deaf partner, yes, if yeah. naalala mo, di ba? First time mm-hmm. ko yun, marinig na gusto niyang gumawa ng pelikula na para, sabi nga, sa ating mga ganong klaseng mga kababayan no, sa sitwasyon na ganon. First time yun, partner. Oo, and ano, napakagandang proyekto niya pag nangyari yan kasi it will change the community of deaf and mute. No? Na they're gonna be, nakita akong video na kumalat, yung Coldplay na concert. Grabe yun. Arena. Yung laman ng social media ko, yung mga kaibigan ko, lahat sila, parang lahat sila nanood. So, may nakita akong nag-viral na video na may sa sign language while yung si Chris Martin, yung pinaka-vocalist ng Coldplay, ay kumakanta or nagpo-perform. So, napakagandang tingnan kasi yung mga deaf and mute na nandun sa side na yun, nakatingin sila dun sa sign language instructor. Nag-i-enjoy din silang lahat as if they can, you know, normal. That they are really there enjoying the concert. Wow. So, ganun din sa ano, no? Sa Edoxine na direct nung guest natin last Saturday, na ganun din yung gusto niya na meron ding nagsa-sign language para ipaabot natin, di ba, yung mga pelikula nating Filipino sa kanila. Yeah, oo. Na same access with these people na may you know, PWD. So, napakaganda project yan. Kapag na nangyari yan, nako, it will be a big impact. It will create a big impact to the community of deaf and mute. Yeah. Pero syempre, pag-uusapan natin yan sa pagbabalik. Yung ating event ng January. Sige, alam pa natin yung alam, magaling ka na, partner, ha? Alam mo na, ha? Sige. Go ahead, partner. Go. Yeah. So, yun. Sa pagbabalik po natin, after na ilang paalala, pag-uusapan natin, partner, yung mga parang highlights nung pinag-usapan natin with Edukasyon.ph si Dandre Conde and si Karen Salutan ng Edoxine. Puro ano tayo, no? More on education tayo, partner, no? Sa Kwentong Bayani. Maganda yan. Sige, huwag po kayong aalis, mga kasama. Magbibigitaan lang tayo sa ilang paalaala at babalik pa rin po agad, ha, ang programang Kwentong Bayani. Oras natin, 10:32, tuloy-tuloy pa rin ho tayo, January 27, 2024. Isama pa rin ang inyong Radyo Man, Jenny Pahilanga, and my partner, Jojo Armenta. Partner, good morning uli. Good morning! Magandang magandang Sabado po sa inyong lahat. Huling Sabado na January. So, pinag-usapan pa rin natin, partner, ang social innovation. So, magkakaroon tayo ng recap no, for the past 2 weeks that we had. Mm-hmm. Nagkaroon tayo ng mga guests na very, very insightful and inspirational. So, yung si Deirdre Conde, si COO ng Edukasyon.ph. So, sila ay nakataguyod ng mga trainings, making education accessible to everyone, especially yung mga young people. Ang dami pa kasing dapat talaga no maabot dapat ng pagkatuto, edukasyon. Hindi natatapos siya na nag-college ka, 'di ba? Nagmasteral ka, nagdoctoral ka. Wala, partner, eh. Pag sinabing edukasyon, nako, hanggang tayo nagkakaedad, marami tayong dapat matutunan. Correct. And they're using different platforms to become a channel no para matulungan itong mga kabataan na hindi lang habang nag-aaral sila, even after nag-graduate sila, they're guiding them every step of the way to find a good job, mag-land sa mga magandang trabaho para sa mga kabataan. Ito yung mga pinapakita natin. Di ba, partner? Very active in, edukasyon, ayun, .ph.
At marami kasi, matutulungan pa rin yan, lalo yung mga kabataan natin na pagdating sa education, partner talagang gustong makatapos, di ba? Maraming matutunan, maabot, ayan, ang pagkaalam. Isang example ng ano partner ng edukasyon, if narinig mo na itong ginagawa ng DepEd, I mean, ginagawa ng DepEd until now, no? Ako, I think we did this discussion, we had a discussion with Shell then, na yung mga nasa remote area na community, parang bibigyan sila ng SIM card. Okay. Tapos yung SIM card, may lamang mga textbook. Ah, oo. Para hindi, di ba usually ang setup kasi ng mga public school sa malayong lugar, nag-share sila ng libro, uh-huh. Or minsan, kulang pa yung libro. Okay. Diba? So parang naging project iba, nag-share, di ba? Nag-share sa libro, yes. Partner. Oo. So naging project to ng, I think, ng DepEd and other big organizations, okay. Noon na mag-provide ng SIM card sa bawat estudyante na may lamang textbook, mm-hmm. Para doon maging accessible yung mga pwede nilang basahin habang sila ay nag-aaral. Oo. So that's a very social innovation example. Oo. Nalakalain mo eh. Meron ka lamang ganun, di ba? SIM card o pwede ka na makapagbasa, di ba? Ng libro. Like, kung dati nag-aagawan sa isang libro, tatlo, apat na mag-aaral. Napakahirap nun, partner. Oo. Isa pang example ay yung mga books na nasa ginawang digital. Aha. So, from actual hardbound book na ginawang digital na pwede mong i-access sa cellphone mo at sa iPad mo. Yan, isang social innovation yan. Kasi, technology is changing so fast. So, mm-hmm. We need to catch up and, cope up with how we can access to these kinds of reading materials, di ba? And even, di ba tayo, halos tayo rin yung mga, sinasabi mo, libro, yung mga notebook, halos minsan, ang bigat ng bag natin dahil marami tayong mga, especially mga college students, no? Although, nababawasan. Pero mas lalo ngayon kasi meron ka lang dyang notebook, di ba? iPad, laptop, or whatever. Kumbaga partner eh, nababawasan eh yung mga dalahin mo sa eskwelahan. Oo. Oo, totoo. Pero alam mo, partner, totoo lang, iba pa rin kapag kami sarili kang libro, no? Oo. Yung talagang binabasa mo siya physically. Iba pa rin pagka meron kang hardbound na... Di ba uso yung nung college type partner, ano nga yung kulay, iba-ibang kulay na mamark pa natin siya, di ba? Pag nagre-review. Yeah. Highlighter. Pag nagre-review tayo, di ba? Maganda yun. Yeah. Yeah, highlighter. So, iba pa din kasi mas nagsistock sa utak ng mga tao kapag, I think, pag may physical na libro. Mm-hmm. At saka yun eh, pwede mong pagkatapos mo yun gamitin sa college mo o sa kurso mo, ilagay mo sa bookshelf mo, sa bahay mo, di ba? Magagamit pa eh. Mababalikan mo eh. Iba pa rin. Kaya lang, sinasabi mo nga, because of the social innovation, yun, partner, ang nagbabago nga lang talaga. Yeah. People keep on bringing new things, innovating new things to create solution to this problems, no? Oh, problems ng mga tao. O problem solution talaga. Sabi mo nga may advantages, may disadvantages, pero mas more on advantages, partner, di ba? Kasi nagbabago. I believe more. Nasyara sa tao lang naman yan, partner, kung paano nila gagamitin yung mga makabagong innovation eh. Yeah. Di ba? Nasa tao naman talaga yun. Kung talagang aabusuhin mo at hindi ka marunong hindi mo kayang kontrolin yung sarili mo, how you use it, yes. How often you use it, di ba? Hindi mo gamitin sa tama, talagang magkakaroon ng disadvantage. Correct. Kumbaga pag naaabuso partner, no? Yun nagkaka-problema doon, di ba? Yes, so, kasi I believe partner ang social innovation. Wala namang social innovator or innovator na nag-isip na pag nag-innovate ako ng isang bagay ay makakasama. Lahat yan makakabuti. Makakabuti, di ba? Para sa ikagaganda, sa ikaaayo. Sabi mo nga, lalo sa ating paligid, maganda yung hangarin ng innovator na yon. Correct. Yes. At yun naman din ang nakuha natin sa ating guest last Saturday, no, si Karen Salutan, ang co-founder ng Eduxine,
So they're si promoting, yes, they're promoting independent films through block screenings and promoting it to different channels para mas ma-promote yung mga regional and independent films sa iba't ibang platform na dapat dapat nitong ma-reach, no, para makapanood ng maraming tao. Ikaw, partner, personally ba, na natututunan na natin, ano, i-appreciate yung mga ganong klaseng pelikula na ginagawa ni Direk? Yung mga like Gumbursa, di ba? And yung mga minadaling pelikula, mapakaliit ng budget, pero wow, yung mensahe niya, di ba? Napakaganda nun. Yun ang tinututukan natin. Oo. Kasi usually, maganda na may edoksine or may ganitong klaseng advocacy. Kasi partner, alam mo, napakadaming magandang pelikula sa Pilipinas na walang budget for marketing. Oo. Na hindi nabibigyan or natutuunan ng pansin kasi nga they have limited resources. Oo. And usually ang mga independent films partner. Yun, independent films. Oo. Yeah, independent films. Yan yung may mga laman talaga na socially relevant. Totoo. Oo. Na hindi kadalasan napapansin ng ating mga kababayan. Pare, kasi nasanay ang mga tao na kilig-kilig, 'di ba? Oo, matawa. Matawa. Oo. Matawa, comedy. Pero itong mga pelikulang independent films, mostly ang may dala na about social, specific social issues. Oo. Na kasi nga hindi kinahagat ng tao dahil hindi naman 'yun yung taste. At yun nga, may good news nga, as I mentioned last week, no, na good news na nagbabago na ngayon ang perspective ng mga Pilipino sa mga pelikula, which is good. Tama yun. At saka kasi minsan, ay sino ba yung actor dyan? Ay sino ba yung actress dyan? Ay hindi masyadong kilala. Ay hindi, dito tayo sa kilala. Minsan ganun, ano? Pero yung content ng movie, ng mga independent film, yun ang the best yun, di ba? Nagbabase minsan sa sikatan ng mga actor, ang mga tao. Oo. Pero ngayon, nasasanay na sila, no, na well, I think people are becoming smarter, especially mga Pilipino. Napansin ko din yan during the, you know, the elections, and maraming nangyari sa Pilipinas na nakita mo naman how people respond. So I think people are becoming smarter and having a change of perspective about things. Tsaka yung buhay ng isang pangkaraniwang Filipino na feature, no, sa mga independent film, mga bayani, like yun, Gumbursa kasama sa Metro Manila Film Fest last December. And ang galing, partner, kumbaga, nandun din yung social, ano eh, innovation, di ba? Hindi lang tayo puro, sabi mo nga, kilig-kilig, di lang tayo puro comedy, but na-appreciate natin itong ganitong klaseng mga pelikula. Yeah. Actually, yung ginagawa niya Karen's Edoxini PH, yung mga block screening, it's also a social innovation. They're bringing the independent films to different cinemas. Na kaya siya block screening kasi hindi naman siya yung regularly na may schedule of palabas. Yung pagpupunta tayong sinehan, andun agad, di ba? Exactly. It's an intentional event na this is the main movie that you're gonna watch. You really pay for what you want to see. No? So, yun, innovation, it's called social innovation as well. Yes. for films. Kasi it's an unusual breaking a specific problem, which is hindi nga napapanood yung mga independent films sa mga regular na sinehan. Kasi nga, yun, either wala silang sikat na aktor, wala silang project for promotion. Pero partner, the cinematography, the effects, yung kung paano ng director natin, yung pagkakasunod-sunod ng pelikula, yung mga acting, galing eh. Yes, oo. Sa mga independent film. Usually din naman talaga yung mga magagaling na sikat ngayon na mga cinematographer, writer, mga screenplay writer. Nagsisimula naman talaga yan sa independent films eh. Oo, nakikilala. Mas, alam mo, mas nakikilala pa ngayon iba ngayon because of the and actors and actresses, di ba? Yes, at saka mapapansin mo kung galing sila mismo sa mga independent films, ang galing nilang umate. Like Coco Martin, galing yan sa independent film. Marami pa dyan. Ibang atake, no, ng mga actors and actress ng mga director natin, ng mga scriptwriter natin pagdating sa independent film, mas malalim,
Tama ba ako, partner? Mas malalim yung actingan? Tama? Kasi nga, yun, because they portray the role very well. Oo. Tsaka walang walang arte-arte. O, pag sabi na, Jojo, ganito, eksena, lights, camera. Pwedeng arte-arte talaga, partner. Walang double-double, walang acting kung acting talaga, di ba? Oo. Sanay sila sa ganun. Kasi nga, parang, wala eh. They give their best because it's wala naman silang budget to really, pakeme-keme and so, maganda na may ganitong klaseng advocacy ang EDUCINE to promote this kind of films. If, speaking of social innovation, yes, partner, if you're given a chance kay Direk na gumawa ng independent film, what would you suggest na gusto mong tutukan? Alam ko, gumbursa, okay na yun. Congratulations na dyan. Ano pa, partner? Meron ka pa ba naisip? Ako, I wanna focus on women. Ah, okay. Oh, women. Why? Actually, kung pwedeng magkaroon, ito nasa parang at top of my head lang, if it's about women, no? Yung kwento ng mga kababaihan ng panahon ng mga Hapon. Uy, bakit? Oo. Kasi diba, parang based on the history that we had in high school, no? When we are talking about Japanese era, women are very, very oppressed. We're very oppressed. Tama. Even children, no? Mm-hmm. Pero gusto kong mag-focus, gusto kong makahanap ng subject na magkikwento at maglalahad ng experience nila nung panahon na, kasi lola ko din umabot ng panahon ng, pero bata pa siya, umabot ng panahon ng Hapon. Talagang, they were very, very oppressed talaga. And women are like a subject lang. Hindi sila tao for many Japanese that time. They're treated as a parang bagay, no? Like, yung sex object and all that. So, I want to hear stories of different women that era, and I want to create a film out of it. Ah, pwede, no? Pagpapahalaga, sa ating mga bayan. And how, it's not just about the story of oppression, but how they survive. Doon ka tututok of how they survive, right? Yeah. Oo. How they survive, what are the things that they did to cope up with the situation. Tama, oo. Pwede. Kumbaga, maiba naman yung atake ng story, if ever, no? Sa mga independent film. That's good. Oo. So, kasi being a women empowerment advocate, parang ang sarap lang bigyan ng boses yung mga panahon, yung mga kababaihan ng panahon yun, yung Japanese era. Kasi, yes, nangyari yun nung panahon ng Spanish era and then the Americans and all that. Di naman nawawala. Pero kasi yung parang Japanese period, women were really, really, talagang sila yung parang napunterya. Alam mo yun? So, yung magandang bigyan ng boses at i-visualize kung ano yung nangyari sa kanila at paano sila nakakope up sa panahon yun. Yan ang maganda. Kung magbalikan natin, pwede yon, partner. So, diba? Abangan nyo yan. At malay mo, di ba? I'll do more research about it. Kasi mag-isip pa, parang ganda nga ang gawin ng pelikula, no? And that history din, malay mo, sumunod sa mga historical films, katulad ng General Luna and Gomburza. Na-appreciate na yun, ha? Kumbaga, sabi mo nga, yung social innovation sa pagtanggap ng ating mga kababayan, na ating mamamayan sa larangan ng pelikulang Filipino. Social innovation, nandyan eh. Yeah, and speaking of social innovation when it comes to films, kaya nga may mga Netflix na, may Prime, Amazon, may Disney Channel na pwede mong ma-access sa phone mo. Social innovation yan, partner. Oh. Yun nga lang, wala nang CDs ngayon. VHS, na, no? VHS, Betamax, mga ganyan. Oo. Wala na, so it's really evolving eh. So we have to catch up with that, no? So social innovation yan kasi you don't have to really spend a lot of money in cinema and just use it in your phone. So pero, yun nga, Pumapatay naman sa larang, sa, di ba? Exactly. Pelikulang Filipino. So, alam mo yun, may advantage at disadvantage talaga. Pero iba pa din kasi ang experience ng malaking screen. Of course. Oo. Diba? Tama yun. Ma-appreciate mo talaga yung noon eh. Di ba? Kumpara sa ngayon. Pero alam mo, partner,
yes, namamatay ang cinema, might, no, it might cause a death for the big screen. Pero partner, yung mga producer at saka gumawa ng pelikula, kumikita pa rin yan kasi pag nilagay sa Netflix or sa mga different digital platforms. Yes, oo, nag-accumulate pa din ng ano yan, ng profit. So it's still good, you know. But of course, the big screens are still different. Oo, iba pa rin talaga yung punta ka sa sinehan, di ba? Minsan may mga premiere night, kasama mo yung mga artista, nanonood doon sila direct. Oh, yun. Oo. Okay. And yun, speaking of, yun nga, parang social innovation in technology, dahil pag-usapan na rin naman natin yung sa digital platform, no? Yan, mga example partner, yung teletech sa mga health. Yung tatawag ka na lang sa doctor, hindi mo na kailangan pumunta sa... Online. Diba? Hindi mo na kailangan pumunta sa office nila or clinic nila para lang magpakonsulta. Yan, social innovation yan in the field of health. Lahat to na nag-evolve, no? During the pandemic, no, partner? Pansin mo? Oo, kasi wala eh. We have to stay at home. We cannot go out. So, kailangan mag-isip ka ng mga innovation na makakatulong sa mga tao as they stay at home. Oo. Yun. Kaya lang, ang ano nun talaga, yung mga nagmamadali. Pero iba pa rin nga, sabi natin, kung pupunta ka pa rin, di ba? Sa ano, sa lugar, yung physical, ano, nandun ka talaga. Oo. Oo. Yan. Kaya, tsaka iba, kita mo partner yung stories ng mga tao after the pandemic, no, almost 3 years na hindi nakikita-kita. Nung makita, iba yung feeling na makita mo yung person na face to face. Kaya naman yung mga establishments at lahat naman talaga lumabas naman lahat ng mga tao. Yeah. Diba? Nasabik. Yun naman partner. Okay. Yeah. That's social innovation. Talagang I think very relevant na pag-usapan yung social innovation kasi we want to inspire more people to innovate. Uh-huh. No, whichever field they are in, pwede po kayong mag-innovate sa mga ginagawa nyo. Isip tayo ng mga possible solutions to specific problems or social problems na kinakaharap ng ating community or even personal na pwede makatulong sa ibang tao. Correct. And looking forward dahil nako, mas baga dumarating ang taon, 2024 ngayon, sa marami pang taon, mas marami pa yan na social innovation. So again, partner, please invite natin sila sa ating Social Innovation Month at mga, yung may mga gustong ibigyan ng pag-boto no, o nominate po. Go ahead, partner. Yes. So once again, we are inviting everyone for the 6th BCYF Innovation Awards for 2024. Pwede po kayong mag-nominate or pwede nyo i-nominate ang sarili nyo actually if you are a social innovator, whether you are in the government service, you're doing some technology research, you're in the small, medium enterprise or in education industry, art and culture, pwede po kayong mag-nominate or ma-nominate. Ang ating pong deadline ay February, this one is 18 ba? Tama? Or 20? I believe it's February 20. So, call for nomination. February 18. February 18. 2024. And the cash prize that you can get is 1.0 million. And the big networks that BCYF has. So, yun, I think it's more than the cash prize that you can get kasi you can be mentored, you can be guided, no? And a lot of people can learn from each other to network sa BCYF. So, yan po yung pwede yung makuha. Yes. Last year partner, if you will remember, sino yung ating nag-champion for the innovation. February pa yun. No? Abangan nila. Abangan nila next week. I-announce natin para mabigyan din sila ng the BCYF. We can, since February na next week, no? Partner. Partner. First Saturday na ng February tayo magkikita dahil ako ngayon, last Saturday na ng January. Ipakita natin kung sino yung last year, no? I'll also get back to you on that. From the BCYF. Para mapakita natin kung sino yung ating na-awarden last year. So yun, we're calling out for nominees po. So tuloy-tuloy pa rin po yan. At nawa po ay maraming nominees ngayon taon para ma-recognize at mabigyan ng parangal darating na
Philippine Innovation Month. Sali na kayo. Ayan, BCYF, puntahan lamang ninyo ha. At i-share nyo po itong ating programang Kwentong Bayani sa inyong mga kaibigan para malaman po nila, okay? So partner, tayo'y magpapaalam. So kung meron po kayong mga question at i-message nyo lang po kami at mga details po for the BCYF Innovation Awards, just follow us on Facebook. BCY Foundation po yan, ang pangalan po namin sa Facebook. Meron din kami BCYF TV channel sa YouTube para po mapanood nyo yung mga past events and mga susunod pang mga mangyayari, no? And also, we're looking for partners, collaborations, volunteers. Open po kami dyan. You can just message us on Facebook. Marami naman pwede mag-reply. Yeah. And we are saying thank you. We're very grateful sa patuloy pong pakikinig at pananood dito sa amin every Saturday. Sana po marami po kayong natutunan tuwing Sabado. See you next month, February na, partner. Yes, and yun, opo, in behalf of BCYF, salamat po kami lahat. Ako po si Jojo Armela. Maraming salamat, partner. Until next Saturday, thank you. Ingat. Thank you so much. Ingat po.